Christina's POV. Apo, anong problema? Tanong ni Lolo habang nakaupo ako sa may kitchen counter. Malalim na ang gabi, kaya naman nagulat ako dahil gising pa ito. Lo, ba't gising pa po kayo? Nag-aalalang tanong ko dito at saka ko siya inaya para makaupo din. Eh ikaw iha, bakit gising ka pa ba? Ah, may iniisip lang po ako, Lo. Si Thomas ba? Akala ko ba ay gusto mong maibalik na siya sa totoong pamilya niya? Opo, Lolo. Masaya po ako kasi nakabalik na siya sa totoong pamilya niya. Sagot ko dito kay Lolo. Naibalik na namin si Thomas sa totoo niyang magulang, sa tulong ni Mateo. Gusto ko rin sanang ma-meet ang daddy ni Thomas, pero hindi na ako nagkaroon pa ng pagkakataon. Si Mateo na ang gumawa ng lahat ng paraan. Sinundo niya sa bahay si Thomas at saka ibinalik sa totoong pamilya nito. Ayaw pa nga nitong sumama nung una eh. Iyak pa ito ng iyak. Natigil at pumayag na lang siya nang sinabi kong dadalawin ko siya. At pwede din siyang dumalaw dito sa amin pag nagkataon. Hindi lang siguro si Thomas ang iniisip mo ano? Tanong niya pa nang may halong pang-aasar. Agad akong napatingin kay Lolo at saka kumunot ang noo ko. Hindi ko kasi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Kamusta nga pala yung nag-aya sa'yo ng dinner lately? Muling pang-aasar nito at ikinalakay ng aking mata. Lolo naman eh. Siya marahil ang iniisip mo ano? Hindi po Lolo. Gusto mo siya iha? Pahayag pa niya. Matagal akong napatitig sa kanya. Gusto ko nga ba si TJ? Hindi ko alam. Napansin ko kasing medyo parang nanlamig ito sa akin. Hindi ko ma-explain yung feelings. Pero kasi simula ata nung nabanggit ko na may anak na ako, nagbagong pakikitungo nito sa akin. At medyo parang naging ilag siya. At hindi niya ako matingnan sa mata. Nagmamadali pa nga itong umalis noon una eh, pagkatapos namin kumain. Na parang balisa siya at wala sa sarili. Malalim ang iniisip. Ang totoo po niyan, hindi ko po alam, Lolo. Gusto mo na nga siya, iha. Paano mo naman po nasabi yun, Lo? Parang sandali pa lang kaming nagkakilala eh. Apo, Christina, wala namang kaso iyon kung matagal na kayo magkakilala o hindi. Ang mahalaga ay yung nararamdaman mo ngayon. Pagpapaliwanag pa niya. Sinabi ko na lang kay Lolo na inaantok na ako. Medyo natagal na yung pag-uusap namin eh. Hindi rin naman kasi siya pwedeng magpuyat. At yun lamang kasi yung naiisip kong palusot. Nakatitig lamang ako sa kisam eh at kung minsan ay kay Tami na din. Hindi ko masisisi sa TJ kung lalayuan niya ako dahil nalaman niyang may anak na ako. At mas grabe pa dahil ni hindi ko man lang kilalang ama nito. Pwedeng-pwede nga niya akong ako sa hangkalad ka rin eh. Isipin mo ba naman, dahil lang sa epekto ng alak, sumama ako sa hindi ko kilalang lalaki. Pero sa lahat ng pagkakamali kong iyon, si Tami lang ang nag-iisang tama. Mahal ko ang anak ko. Kaya naman kahit anong isipin ng iba sa akin, hindi ko na lang siguro dapat pansinin pa. Why don't you try to seek new sport? Suwestiyon ni Johan sa kanyang pinsan na walang ibang ginawa kundi ang magmukmuk sa kwarto. Hindi ko alam kung may sekreto ba tong boyfriend si Tessa o may love life na ewan. Matamalay kasi ito at palagi na lamang wala sa mood. Ayoko kuya, hindi ko trip yan. Nakabusangot na sagot niya kay Kuya Johan niya. Napatingin sa akin si Johan na parabang suko na siya sa pangungumbinsi sa pinsan niya. Nagkibit-balikat naman ako. Ilang araw ko na din kasi siyang kinakausap tungkol sa mga galaw niya. Siyempre, nag-aalala lang din ako. Para sa kanya. Eh kung sumama ka kaya sa amin ni Tami sa mall, ibibili ko na siya ng mga activity books niya eh. At toys na din, para naman mas maaga matuto siya. Pasensya na anding nga. Pagod ako eh. Pabawi na lang ako pag uwi niyo. Tutulong na lang ako sa pagtuturo sa kanya. Tessa, nag-aalala na kami sa'yo. Ano bang nangyayari? Magpinsan tayo. Best friends tayo, di ba? I'm so sorry talaga, Anding. Yun na lamang ang sinabi niya at saka nagtalukbong na lamang ulit ng kumot. Nagtuloy ang pagpasyal namin ni Tami sa mall. Wala naman kasi kaming ginagawa dalawa sa bahay minsan. Why not maaga pa lang maturuan ko na siya, di ba? Baby, anong animal to? Monkey! Tiling sagot nito, sabay palakpak. Monkey, baby. Hindi monkey. Monkey! Ulit pa niya. Masaya ako at nabibili ko lahat ng pangangailangan ng anak ko. Sa gamit ng perang inipon ko, gamit ang pagtatrabaho ko noon nung nasa States pa kami. Nagpapanik na tinawag naman ako nito habang nakaturo sa stante ng mga Barbies. Binili ko ang gusto niyang manika. Pagkatapos ay kumain kami sandali at saka naman nagpagpa siyang umuwi na. Pinaupo ko si Tami sa may passenger seat at saka kinabitan ng seatbelt. Umikot ako para makapunta sa driver's seat nang may pamilyar na bulto akong nakita. Siya nga iyon.
Agad naman na parang may kung anong tumusok at pumiga sa aking puso. TJ, pilit kong naging masigla ng pagbati ko sa kanya. Sa kanyang tabi ay may isang babaeng mas mataas kaysa sa akin. Parang isa itong modelo. Naka-red dress ito na sobrang hapit sa kanyang katawan. Kakulay ng kanyang damit ang lipstick sa kanyang labi. Nakakapit ang kamay niya sa matipunong braso ni TJ. TJ? Wow ha! May ganyan ka palang nickname, Timothy? Parang hindi makapaniwalang saan ng babae na medyo natatawa pa. Sandali siyang binalingan ni TJ bago muling tumingin sa akin. Are you alone? Tila nanlamig ako sa klase ng tanong niya. Plain iyon masyado at walang kagana-gana na parabang napilitan lang siyang tanungin ako. Marahan naman akong umiling. Ah, hindi. Kasama ko yung anak ko. Sagot ko, sabay bahagyang baling sa sasakyan na nakabukas ng window sa part nito. Kita ko ang pagdungaw ni TJ doon. Pero hindi niya naman ito lubos na makikita dahil may kalayuan siya sa amin. Oh, I see. Sabi pa niya. Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan naming tatlo. Pero kaagad ding pinutol iyon ng babaeng kasama niya. By the way, I am Arabelle. And you are? I'm Christina. Oh, you must be one of Timothy's friend, right? Curious na tanong niya. Hindi pa ako nakakasagot ay narinig ko na ang pagngisi ni TJ. Dahilan para mapatingin kami ni Arabella sa kanya. Why are you asking anyway? You sound like a curious girlfriend. Nakangisi at mapangasar na sabi ni TJ dito. Dahil doon ay napatawa si Arabelle at bahagya siyang hinampas sa braso. Grabe ka sa akin ha, parang nagtatanong lang. Nakangiting asar niya din dito. Hindi ko alam kung paano ko natiis na tumayo sa harap nila habang naglalampungan sila doon. Para kasing isa akong malaking storbo para sa kanilang dalawa. Ayoko sanang maramdaman ito. Pero ngayon ko lang nakumpirma talaga na marahil totoo nga ang sinabi ni Lolo sa akin na may feelings na nga ako para kay TJ. Marahil nga ay sa maiksing panahon na nagkakilala kami, nagustuhan ko na siya kagad. Napansin ko na din kasi na masyado din akong naging mabilis pagdating sa kanya. Kagaya na lamang nung una kaming magkita, niyaya niya akong mag-dinner at sumama naman kagad ako. Ah, mauna na nga pala kami. Paalam kong bigla dito. Sabay silang napabaling sa akin. Ah, ganun ba? Okay, nice to meet you, Christina. Take care. Paalam ni Arabelle sa akin. Kita kong mabait naman ang isang to. Pinalingan ko naman si TJ at nagsalita sa kanya. Drive safe. Maikling sambit ko at saka na sila nagumpisang maglakad papasok sa mall. Mabilis akong pumasok ng sasakyan at marina akong napapikit nang kaagad kong maramdaman na may mainit na likido ang nagbabadyang tumulo sa aking mga mata. Ano ka ba, Christina? Huwag kang umiyak. Bulong na suway ko sa aking sarili. Para kasing may matagal na kutsilyong nakabaon dito sa dibdib ko. At ngayon ay unti-unti na naman itong ibinabaon sa akin. Hindi ko maintindihan, pero para kasing matagal na ang sakit na to. At nag-uumpisa na namang magsariwa ngayon. Naagaw naman ang atensyon ko nang tinawag ako ng anak kong si Tammy. Yes, baby. Dada. Mahaba at medyo malino na sambit nito dahil subo-subo niya ang kanang thumb niya. Pero ang isang kamay nito ay nakaturo sa kung saan. Ano yun, baby? Dada! Mas malinaw na sabi niya ngayon, sabay turo muli sa may labas. Timothy's POV. Ano nangyari? At mukhang iniwasan mo ata si Christina ngayon. Nagtatakang tanong ni Luke. Malalim ang aking iniisip. Gusto ko din sanang makausap si Mateo, pero out of the country siya kasama si Zairin. Talagang pursigidong makuha yung titulo na may pinakamaraming anak sa aming magkakabarkada. Bro, may anak si Christina sa iba. Madiing sambit ko, sabay pikit ng maraen. At? May ano naman ngayon? Anong at? Hindi ganun kasimple yun, Luke. May anak siya bukod kay Thomas. At sinong hayop ang tatay nun? Easy, calm down. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka ikaw ang ama nun? Ah, ako? Paano magiging ako? Na-aksidente si Christina nung huling nagkita kami. Kung buntis na siya, dapat noon pa nalaman ko na. Kaya ang ibig sabihin lang noon, nabuo ang batang iyon nung panahong malayo kami sa isa't isa. Walang hiya. Ang labo mo, bro. Talagang malabo. At lintik lang. Gusto kong basagin ng mukha yung lalaking gumawa noon sa kanya. Baka naman may iba siyang nagustuhan nung nagkalayo kayo. Tsaka alalahanin mo, Timothy. Wala siyang maalala noon. Hindi ka nga niya naaalala noon eh. Isipin mo, nagka-amnesia siya. Ibang lalaking minahal niya. Kung ganun, bakit wala akong nakitang nagpakilalang ama ng anak niya? Ano yun?
Nabuntis siya dahil sa isang pagkakamali. One night stand, ganun. Hindi ganun klase si Christina. Hindi natin alam kung anong totoo. Eh, maganda nga sana kung makausap mo lang mas maayos si Tin. Kung ako sa'yo, Timothy, ahanap ako ng ebidensya na ako ang ama ng batang iyon. At hindi ang ibang lalaki. Hindi nga sabi, Luke. Hindi. Hindi natin pwedeng akusahan si Christina ngayon. Kung ako ang nasa katayuan mo, hindi ko siya pag-iisipan ng kung ano. Dahil mayroong posibilidad na anak ko ang batang iyon. Ganun ka din sana mag-isip, Timothy. Hindi ko alam, Luke. Hindi ko talaga alam. There's a way to find out. Eh ano? Magpa-DNA test kayo. Christina's POV. Dumalaw sina Mateo at Zairin sa bahay. Gusto kasi ni Lolo na sama-sama kami ngayong araw ng Linggo. Kanina ko pa nga napapansin ang pagbubulungan nilang mag-asawa habang nakatingin sa aking anak na si Tammy. Pag naman napapansin nilang nakatingin ako sa kanila, ay hihinto ito at saka ako ngingitian. Mabilis nilang binagong usapan at biniro pa si Lolo Fernando na plano talaga nilang manganak ng madami. Dahil sa sinabing iyon ni Mateo ay nagreklamo si Zairin. Sumimangot si Zairin sa asawa. Ano ba talagang tingin mo sa akin, Mateo, ha? Sita niya sa kanyang asawa. Napangiti si Mateo at mas lalong lumapit ng upo sa kanyang asawa. Siyempre, joke lang yun, sweetheart. Ikaw naman, di ka talaga mabiro. Si Kuya Mateo talaga. Singit naman ni Tessa. Tumaas ang isang kilay ni Mateo at hinarap ang pinsan. Eh at least hindi ako katulad ng iba dyan. Mukhang tatandang binata. Natatawang sabi nito at halatang pinagriringgan itong si Johan. Hindi pa rin naman nagbago ang itsura ni Johan dahil kagaya palagi, nakabusangot pa din ito. Na tila ba akala mo ay galit siya sa mundo? Naglalaro si Tammy ng Barbie niya habang kalong-kalong ko. Pansin ko ang minsang pagtitig ni Mateo sa aking anak. May problema ba? Mahinahong tanong ko sa kanya nang hindi na ako makatiis. Ngumiti muna ito sa akin bago umiling-iling. Ah, wala naman. May naalala lang ako kay Tammy. May kamukha kasi siyang kakilala ko eh. Talaga? Eh sino? Ah, wala. Old friend lang. Baby Tammy, anong gusto mong costume? Tanong ni Mateo sa anak ko. Costume party kasi ang magiging birthday ng anak nilang babae. Barbie! Nakangiting sabi ng anak ko, sabay taas ng hawak niyang Barbie. Wow! Ang ganda naman pala ng gusto ni Tammy. Natatawang pag-aalupa ni Mateo sa anak ko. Halika nga dito. Kiss mo nga si Tito. Tawag niya sa anak ko. Kilala niya si Tammy kaya naman mabilis na itong bumaba sa akin at tumakbo papunta kami Teo. Ang huling kita niya kasi dito ay noong nandoon pa kami sa Amerika. Nung umuwi naman kami dito sa Pilipinas ay bihira lang silang magkita ng ganito katagal at kalapit. Kumunot ang noo ko nang sabay nilang pinagmasdan ni Zairin ang anak ko na para bang may sinisiguro silang isang bagay. Kamukhang kamukha ni Christina ang batang yan ano? Ang ganda! Nakangiting sabi ni Lolo. Pagkatapos ay tumingin din sa akin at ngumiti. Agad namang sumang-ayon ang dalawa. Pero batid kong napaayos ng upo ang dalawang katabi ko, sina Johan at Tessa. Pero sino ba yung ama ni Tammy? Kung hindi lang nakaka-offend sa'yo. Mahinahong tanong ni Mateo. Ah, sa totoo lang, hindi ko alam eh. Nag-aalinlangang sabi ko pa. Tinanggap ng pamilyang ito ang kalagayan ko noon. At hindi nila ako pinilit na magsalita o alamin man lamang ang lahat ng pangyayari. Binigyan nila ako ng privacy at nirespeto nila ako sa mga naging desisyon ko na huwag nang habulin pa ang ama ng anak ko. Sa totoo kasi, natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit. Eh paanong hindi mo alam? You had sex with him. Kaya dapat alam mo yun. Iho. Mahinahong suway ni Lolo kay Mateo dahil may kasama kaming mga bata. Oh, okay. I'm sorry. But then, ano ba talagang nangyari, Christina? Bakit hindi mo alam? Lasing kasi ako noon eh. Hindi ko na alam yung buong pangyayari. Basta isang umaga nagising na lamang ako na may katabi akong isang lalaki. Kuya Mateo, hindi naman na siguro importante yun. Suway pa ni Tessa sa kanya. No, Tessa. At least we should know the history, right? Lumalaki na si Tammy. Maghanap din niya ng ama. Pagpapaliwanag pa niya, nakaagad ko din namang sinang-ayunan. Wala ka bang nakitang palatandaan sa kanya? Or whatsoever na pwede nating panghawakan? Pag-uusisa pa ulit nitong si Mateo. Napatingin ako kay Tessa, pero di ko mabasa ang ekspresyon niya na parabang namumutla na ito. Nasabi ko na rin to kay Tessa noon eh, tungkol dun sa pangalan ng lalaki. Sabi ko dito nang nakayuko.
Feeling ko tuloy lumalabas na isa akong kaladkaring babae. Nakita ko kasi yung wallet niya eh. Kailangan kong makaalis ka agad doon. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya hindi ko gaanong nakita ang mukha niya. Kumuha ko ng pera para naman may magamit ako pag uwi. Pero hindi sinasadyang makita ko yung isang ID niya. Dagdag ko pa, silang apat ay tutok na nakikinig sa akin. Bakit pa ba kailangan balikan to, Kuya Mateo? If that man care at hindi lang one night stand ang gusto niya, he should also done something para mahanap tong si Christina. Opinyon naman ni Johan na kaagad sinang ayunan ni Tessa. Si Lolo ay tahimik lamang na nakikinig sa amin. Teka lang. Eh bakit ba parang ayon yung mahanap ang ama ni Tami? Bakit ba palagi na lang kayo nakakontrang dalawa? Nagtataka ang tanong ni Mateo sa mga pinsan niya. Napayuko si Tessa. Alam ko na ang kakaiba sa kanya ngayon. Feeling ko ay mag-aaway sila ni Kuya Johan niya. Napapansin kong kahit nagkakasundo sila sa isang bagay, ay nitong mga nakarang araw ay hindi sila gaanong nagpapansinan. Para bang nag-iiwasan sila? Concern lang ako para sa mag-ina. Hahanapin niyo yung ama ni Tami? Eh bakit? Sa tingin niyo ba, may pakialam pa kaya siya? Pagpo-point out niya, nakaagad ko din namang naintindihan. Eh so what kung wala? Ang gusto nating malaman dito ay kung sino. Hindi naman natin ipapaako sa kanya yung batay. Hindi rin tayo hihingi ng financial support. We only want to clear things out. Paninindigan pa ni Mateo. Mas pinili ni Lolo na tumigil na muna kami dahil nagkakainitan na sina Mateo at si Johan. Ang ganda naman ng pagkakakulot ng buhok niya. Nakangiting po rin ni Zairin sa anak ko. Natural lang kasi ang pagkakakulot ng medyo kulay brown na buhok ng anak ko. At sigurado akong hindi sa akin iyon ang galing. Sandali lang ha. Ikukuha ko muna siya ng damit sa itaas. Masana kasi ng pawis. Paalam ko sandali kay Zairin. Umakyat ako papuntang kwarto. Papasok na sana ako sa kwarto nang may marinig akong mahinang hikbi. At parang may nag-uusap na pilit pinapahina. Hindi naman ako ganoon kachismosa. Pero napilitan akong sundan ang tunog na iyon nang marinig ko ang mariin. Pero mahinang tawag ni Johan sa aking pinsan. Tessa! May pababantang sabi nito. Sinundan ko ang mga boses at nakita kong nandoon sila sa library. Hindi gaanong sarado ang pintuan. Kaya naman mas pinili kong sumilip. Doon ko nakitang umiyak si Tessa sa harapan ni Johan. Matalim naman na nakatingin sa kanya si Johan. Sinasabi ko na nga ba, may problema ang dalawang to. Eh bakit ba kasi naging pinsan kita? May hinanakit na sabi ni Tessa na medyo ikinagulat ko. Sinasabi ko sa iyo, Tessa, itigil mo na to. Galit na suway sa kanya ni Johan. Kita ko ang panggigigil ni Johan. Kaagad niyang hinawakan si Tessa sa magkabilang balikat. Naihibang ka na ba? Magpinsan tayo. Mariing pagpapaintindi pa nito. Agad nagtayuan ang mga balahibo ko para kasing mahindi ako magandang nasisen sa problema nilang dalawa. At doon na ako nakapagtakip ng bibig ko sa sumunod na sinabi ni Tessa. Abangan ang susunod na kabanata.